Posible raw po makasuwa ng contempt ang lalaking nagbuhos ng tubig kay Dr. Hayden Co. Jr. kanina. Ang nagbuhos ay kinilalang si Abner Apuang, dati po siyang pulis, na makailang beses na rin kumiksena sa mga nakaraang pagdinig sa Senado. Nakatutok si Rapi Tima. Nakatutok ang atensyon ng lahat kina Katrina Halili at Hayden Co. Jr. sa pagsisimula ng pagdinig ng Senado. Nang walang kabo-gabo, isang lalaki ang nagbuhos ng tubig sa buko. Mabilis na naresto ang lalaki na nakilalang si Abner Apuang, dating pulis at dating mayor ng Pagsanhan, Laguna. Mismong tubig pa umuno ng abogadong Hayden ang ginamit sa pagbuhos. Baboy ang tingin ko eh. Hindi dapat magtagal sa buday ang ganyan. Pinanood ko yung sex video eh. Hindi ko matiis. May anak akong babae. Okay na, ikulong niyo ako, ikulong niyo ako. Please, ako hindi makipagtalo, may kasalanan ako, inaamin ko. Habang in-escort ang papunta sa opisina ng Senate Security, nagbabalabas si Apuang. Kaya wala akong baril eh. Pag nasali si kumpari yun, papatayin ko kanina. Asunto lang yan eh. Sa opisina ng Senate Security, hindi na pinapasok ang media. Ayon sa Senado, inasahan na nila ang mga ganitong eksena. In our briefing kanina, sinabi ko talaga yon. The situation is a very heated situation. Aside from the emotions of people going up, ang ano rin, ang lugar ang init din. Hindi ito ang unang pagkakataon na umeksena si Apuang. Umeksena na siya noon sa isang pagdinig sa kaso ng Alabang Boys, kung saan pinadidisbar ni Apuang ang isang maestrado. Sumali na rin siya noon sa pagpapa-impeach kay Pangulong Arroyo. At ilang beses na nagpakita sa media na nagsusunog ng iba't ibang watawat ng ibang bansa. Ayon sa Senate Security, naka-ID ng media si Apuang na isa rin kolumnista sa isang tabloid kaya siya malayang nakapasok sa Senado. So, siyempre, kayo pinababaya namin kayo lumapit. So, in the same manner, we treated him the same way as we treat you guys. So mag-iimpit na ba kayo sa media? Oo, inspecting ko lahat yung ID ninyo. Posible umanong kasuhan ng contempt si Apuang at mananatili siya sa Senate Security Office habang hinihintay ang utos ng komite kung ano ang plano sa kanya. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Horas.